instantaneous rate of change at average rate of change. Hindi lang ito sa, ito yung concept sa differential calculus na applicable sa business. Di ba? Kapag ka ang rate of change mo is only one, pag ang rate of change mo is isa lang, marginal cost na agad, change in marginal cost na agad. Pag isa lang yung increase o isa lang yung decrease, increase pala kasi marginal cost eh. Pag isa yung marginal ano mo, pag isa lang yung isa lang yung increase, plus one lang yung increase, so marginal cost agad yung pinupunteriya mo. So, yun yung rate of change ng sa production, sa sales, di ba? Hindi lang sa physics at saka sa analytic geometry yan. Yun yung mga applications ng differential calculus din na related sa business. Halimbawa, ticket sales. Rate of change ng ticket sales, rate of change ng rate of change ng production, di ba? So yun, yung average rate of change, yung or arrow and or instantaneous rate of change, yan yung applicable sa business. Yan yung nagpapakita ng yung slope. Diba, when you talk about average rate of change and instantaneous rate of change, slope lang ang ibig sabihin yan. Kaso ang pinagkaiba lang is pag yung average rate of change between two points, two distance ng dalawang points yon. Pero pag sinabi mong instantaneous rate of change, gaano sila kalapit sa isa't isa. So yung points mo is related or yung points mo is malapit, kasi pag average rate of change medyo malayo eh. Pag instantaneous rate of change, malapit. So yun yung minimeasure na ano. So yun din lang, no? Naalaman lang natin, no? I mean, kaya pala ang calculus is dapat nasa curriculum ng COMSAI, kasi yung rate of change, yung pagkakaiba o yung bilis ng pagbabago is minimeasure, kasi sa lahat ng bagay na ginagawa ng programmers, sa lahat ng ginagawa ng mga IT professionals, yung rate of change is isa sa factor sa lahat ng kanilang ginagawa. Sa tingin ko lang naman. I stand to be corrected on this. Opinion ko lang naman. So, yun lang po.